Pag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing? Kung saan ang patutunguhan? May dahilan kahit hindi mo ito alam. Kaya ang iyong gagawin, pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon, tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya tihandog mo na ngayon sa kanya ang buhay mo. Buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa kanya, ibigay buong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya tihandog mo na ngayon sa kanya ang buhay mo. Sa'yo. Kaya tihandog mo na ngayon sa kanya ang buhay mo. Lumapit sa kanya, ibigay buong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya tihandog mo na ngayon sa kanya ang buhay mo. Kaya tihandog mo na ngayon sa kanya ang kapatid, bago po tayo yumukod, manalangin. Akin mo nang babasahin ang salita na nagmumula sa mga awit 67 at verse 10. O, kayo man nagsisiibig sa Panginoon,
ipagtanim ninyo ang kasamaan. Kanyang iniingatan ng mga kaluluwa ng kanyang mga banal. Kanyang inililigtas sila sa kamay ng masama. Tayo po yumukod, manalangin. Ama, katastasan ng mga langit, kami lubos na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa araw na ito pagkat pinagkalooban niyo po kami ng maayos sa panahon, Panginoon. Kami po'y inyong subaybayan at pakinggan ang aming mga kahilingan sa araw na ito. Kayo na po ang siyang maggabay sa amin pagkat, Panginoon, wala kaming kakayanan kung magmumula lahat ito sa amin. Kayo po ang siyang magpaunawa sa amin na iyong mga nais iparating sa aming mga kapatid. Pagkat, Panginoon, kung ito'y aming gagawin sa aming sarili, ito'y walang kapakinabangan. Inyo po nawang gabayan ang aming tagapagsalita sa araw na ito upang inyo po siya puspusin ng inyong kapangyarihan. Gamitin niyo po siya upang sa ganun ay maihayag ang inyong mga nais upang ang muling pagbabalik ninyo ay makarating kami sa langit na pangako. Muli, kami humihingi ng kapatawaran kung kami man po yung nagkasala. Ito ay aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang araw po, mga minamahal kong mga kapatid. Lalong-lalo na sa atin pong mga taga-subaybay diyan sa online, tayo po ay muling magalak sapagkat tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon na mag-aral ng salita po ng atin pong Panginoong Jesus. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, isang kagalakan muli na kami ay makapag-aral ng inyong pong mga salita. Sa hapong ito, inaanyayahan po namin ang gabay at pakikisama ng banal na Espiritu upang sa ganon, amin pong sama-samang maunawaan ang inyong pong inihandang mensahe ngayong araw na ito. Pagpalain kami sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago ang lahat, akin lang pong gustong balikan ang una kong naibahagi sa inyo o binahagi ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng inyo pong lingkod ay tungkol po sa kwento ni Bartimeos na naroon, no? Naroon ang kagalakan niya at natanggap niya ang pagpapagaling at nakaranas siya, no? At natanggap lalo't higit ang kanya pong paningin, no? Sa pamamagitan ng ano? Ng kanya pong pananampalataya. Kanino? Kay Jesus na naroon ang kanyang paniniwala na sa pamamagitan ni Kristo na dumating sa kanilang lugar ay siya ay gagaling. Ngayong araw na ito ay atin pong pag-aaralan ang patungkol sa isang taong binago at nakatanggap ng kalayaan sa pagkabilanggo mula sa kayamanan na mayroong kagalakan at sabik na makita, makilala at tanggapin si Kristo sa kanya pong buhay. Ang pamagat po ng atin pong pag-aaralan ay mayroong pinamagatang God provided a tree. Ang Diyos ay nagkaloob ng isang puno. No? So nawa ang bawat isa, tayo ay maging handa at tayo po ay makinig sa mensahe ng atin pong Panginoong Jesus sa mga oras na ito. Para sa inyo, ano ang kahalagahan ng isang puno? Ang sabi dito, una, panggawa ng tirahan at lilim ng mga tao o bahay. At para sa transportasyon o bangka na madalas nating ginagamit kapag tayo ay hahayo mula sa lugar na ito papunta sa ibang ibayo. Nagpapaganda ng kapaligiran sa dahilan sa angking kulay nito. Panlaban sa baha at pagguho ng lupa, paggawa ng papel at iba pang gamit sa bahay, simbahan at paaralan. At higit sa lahat, ang dahilan o ang puno ang dahilan kung bakit
tayo ay nabubuhay dahil sa sapat na oxygen na kanilang inilalabas para sa lahat ng namumuhay sa mundong ito. Iyan, mga kapatid, ang patunay na ang puno ay nilikha ng Diyos ng may kahalagahan at mayroong pakinabang sa lahat ng naninirahan sa sanlibutan. At ano ang angbag nito sa kaligtasan ng isang taong ating pag-aaralan mula sa atin pong Panginoong Hesus? Mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko kayong dalhin sa isang napakagandang kwento. No? Minsan po ba sa inyo pong buhay ay natanong niyo po ba sa inyong sarili kung kailan natin nakilala si Kristo? O kaya naman, nakilala na ba talaga natin si Kristo? Tila ba naroon ang ating pagkasabik na makilala siya sa atin pong buhay? Kaya naman, madalas gusto nating balikan kung paano natin siya nakilala, kung paano tayo binago at kung paano tayo binigyan ng kalayaan at kapahingahan, lalo tigit kapanatagan ng ating puso hanggang saan sa kapanahunan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na ating pungtuklasin ang napakagandang kwento na ito na matatagpuan sa Lucas 19, talatang 1 hanggang 2. No? Ito po ay may kinalaman o patungkol sa isang lalaki, no, na naroon ang bukal sa kanyang puso na makita't makilala si Kristo. No? So, meron po ba kayong idea kung sino po ang taong ito? Ang sabi po dito, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito, isang lalaki na tinawag sa pangalang Zaccheo, at siya'y isang puno ng maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. No? Mga minamahal kong mga kapatid, ang kwento ni Zaccheo ay napakaganda. So, nawa atin pong sundan kung ano po, kung ano ang kanyang kwento at kung paanong natanggap niya ang kaligtasan na nagbubuhat o nanggagaling sa atin pong Panginoong Hesus. No? Ilan sa mga maniningil ng buwis sa Biblia ay kilala sa ugaling sakim, makasarili at mapangapi. Ngunit sila'y binago ni Hesus sa iba't ibang pamamaraan at naging Kristiyano at naging kanyang naging kanyang tagasunod. Isa na riyan si Lebe Mateo, isa sa mga disipulo ni Hesus na matatagpuan sa Mateo 9 verse 9, at si Zaccheo na isa siyang Jewish tax collector sa lugar po ng Jericho. Dahilan sa mali at paniningil nila ng sobra, minsan marami silang nakakasagutan at mga nakakaaway. Subalit ganun pa man ang nangyari, ay walang magtangkang lumaban o manakit man lang sa kanila. Bakit po kaya? Dahil o sapagkat maraming nakapalibot, nabantay o sundalo doon sa, kanino? Doon sa maniningil ng buwis na nabanggit. Yun ay sino? Si Zaccheo. Ang sabi po ng Luke 19 verse 3, no? At pinagpilitan niyang makita si Hesus. Kung sino kaya siya? Alam niyo mga kapatid, nung kapanahunan niya ito, no? Parang nakukurious siya, sino kaya itong tao na ito na nagsasalita sa harap-harapan ng maraming tao? Kaya gusto niya ring makita kung sino kaya ito. No? Naroon ang kanyang willingness na makilala ito. Hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak o sapagkat siya'y maliit na tao. Gaano kaya siya kalaki ng mga panahon na iyon? Hindi niya makita si Hesus dahilan saan? Sa maraming tao at malalaki yung mga kanyang nasa harapan. Mga minamahal kong mga kapatid, nang marinig ni Zaccheo na si Hesus ay darating, siya ay agad na pumunta at tila ba sabik na makilala ang taong pinagkakaguluhan ng maraming tao. At siya ay nagtataka sapagkat si Hesus ay nagsasalita. Saan? Sa maraming tao. Subalit, hindi niya makita
kahit ulo man lang ng atin pong Panginoong Hesus. Ano kaya ang kanya pong ginawa? Ano? Ano yung kanyang pamamaraan kung papaano niya makita si Kristo? Ang sabi ng Lucas 19 verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Mga minamahal kong mga kapatid, samantalang hindi niya matanaw si Jesus, natandaan niya na mayroong puno ng sikomoro na madadaanan ni Jesus. At sabi niya, sigurado doon ako'y matatanaw niya pag ako'y naroon na. At habang malayo pa si Jesus mula kay Sakayo, at naghihintay siya habang maingay, masikip ang daan, at tila ba gustong-gusto niyang sumigaw na, mga kapatid, kayo ay umakyat na lang ng puno o kaya ng mga bubong upang ang dadaanan ng ating Panginoong Hesus ay hindi masikip o hindi magta-traffic. Yun ang kanya sanang gustong isigaw doon sa mga tao. No? Bakit kaya mga minamahal ko mga kapatid ay gusto niyang ganun ang mangyari? Dahil mga minamahal ko mga kapatid, bukal sa kanyang puso o gustong-gusto niya nang makilala at makita kung sino ang taong ito. Ang sabi po ng Lucas bilang pagpapatuloy, ang sabi po ng verse 5 and 6, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala. Tumingala si Jesus. At sinabi sa kaniya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayong kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siya ng mayroong ano? Mayroong tuwa. Mga minamahal kong mga kapatid, sa panahon na iyan ay namula, no? Namula si Zaccheo. Bakit kaya? Nang makita niya ang lahat ay nakatingin kanino? Sa kanya. At siya ay nagulat nang marinig niya ang tinig mula kay Jesus na ang sabi, Zaccheo, bumaba ka, ako'y tutuloy sa iyong bahay ngayon. Napagtanto niya na sa pamamagitan ng punong nabanggit na sikomoro ay mababago ang kanyang buhay. Dagdag pa dito, dahil sa punong iyon ay una niyang na mararanasan ang biyaya ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Ito po mga minamahal kong mga kapatid, tatandaan po natin. Ang puno ay hindi lamang nakatayo sa daan ng nabanggit nang wala lang. Ang Diyos ay nagkaloob ng isang puno para masalo ang puso ni Zaccheo ang pagbuhos ng pagpapala ng kanyang anak na si Jesus sa kanya ay mararanasan rin niya ang kaligtasang inihanda ni Jesus para sa kanya. Dagdag ko lang mga kapatid, ang Diyos ay nalalaman na niya na mayroong isang tao doon sa Jericho na yon na kailangan siya. Na may taong makasalanan, mayaman, at nasa kanya na ang lahat. Kaya ang Panginoong Jesus ay dali-daling pumunta doon. Dahil alam niya na mayroong isang kaluluwa na kanyang babaguhin at bibigyan niya ng kaligtasan doon sa loob ng kanyang pong tahanan. Ang sabi po ng versikulo o talatang 7, at nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, nang panahong ding iyon ay maraming may galit sa kaniya. Bakit po kaya? Bakit? Dahil sa labis-labis niyang paniningil ng buwis sa mga tao. Kaya naman, gayon na lamang ang kanilang binitawang salita laban kanino? Kay Zaccheo. Ang sabi ng talatang 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari, no? Ang sabi niya,
Panginoon, narito. Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. Kanino? Sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko ng maikaapat. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, mapapansin natin ay naroon ang pag-surrender ni Zaccheo sa kung anong meron siya sa atin pong Panginoong Jesus. Ipinakita niya sa ating Panginoong Jesus na ganito na siya. Ipinakita niya sa ating Panginoong Jesus na at inamin niya na siya ay madaya pagdating sa paniningil po ng buwis. Sa mga pagkakataong ito, nang makita at makilala rin ni Zaccheo ang tagapagligtas, ang kayamanan niya ay ano? Ay naging walang halaga sa kanya. Tama po ba? Nakita niya ang pagpapatawad, kayamanan ng pag-ibig, at pagtanggap ni Kristo, kanino? Sa kanya. Yan mga kapatid, natutuhan niya na ang pera ay hindi mababayaran ang kapayapaan ng ano? Ng puso at ng kanya pong isipan. Napagtanto niya na mayroon siyang kapwa-tao na nasa kanya pong paligid, na may mas kailangan ng kanya pong kayamanan, na meron siya, kaya naman kanyang ibinahagi ang lahat ng mga ito doon sa mas nangangailangan. Lagi po nating tatandaan, ang tao ay mas mahalaga kaysa kayamanan at material na meron tayo dito sa mundo. Ang pagkakaibigan, pagdadamayan sa mga kapwa nating mga tao ay biyaya na mas mahalaga kaysa sa gold or silver na mayroon dito sa mundo. Isipin po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Ang gold at silver ay hindi po nakakapagsalita. At yung mga bagay na meron tayo o mga ari-arian na meron tayo sa ating tahanan, hindi po nakakapagsalita. Subukan natin na makipag-usap doon sa kapwa nating mga tao. Ano ang gagawin nila? Sila ay magre-response. Bakit? Sila ay katulad natin na nilikha ng ating pong Panginoon. Sila ang may mas kailangan na kung ano ang atin pong natanggap mula sa Panginoon. Yung mga bangko, yung lahat ng meron tayo, ay hindi nila kayang tanggapin yan sapagkat wala silang buhay. Yung mga kaibigan natin at ang lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin, na sa tingin natin ay mas kailangan nila yung kayamanan, yung lahat na meron tayo, bakit hindi natin ibigay o ibahagi rin sa kanila yung biyaya na natanggap natin? Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po ng talatang 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon din ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman. Nino po? Ni Abraham. Mga minamahal kong mga kapatid, matapos na makita at makausap ni Zaccheo sa Jesus, at siya ay nagdesisyon na ibigay ang lahat, pati ang kanyang sarili kay Jesus, at pinagsisihan ang kanyang makasariling pamumuhay noon, ay nakatanggap siya ng kaligtasan mula kay Kristo. At napagtanto niya, no, na ang presensya ng tagapagligtas ay mas mahalaga kaysa maging agent ng Roma o maniningil ng buwis noong panahon niya. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi ng quotation, "You want to go up? Come down. You want to stand tall? Bend on your knees. You want to be a leader? Serve. You want to be strong? Become weak. You want to live? Die. You want to win? Surrender." Mga minamahal kong mga kapatid, kapag nararamdaman natin tayo ay parang kulang, ihanda ang ating pong mga sarili, hayaan natin si Jesus ang pumuno at mag-control ng ating pong buhay. Bakit po? Dahil siya ang may-ari at siya ang author ng buhay na meron po tayo ngayon. Kahit po ang lakas, kahit po ang lahat po ng ating buong katawan, siya po ang naghulma, siya po ang masterpiece
Kaya siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan po natin. Pagkakaroon nawa ng pagiging mapagpakumbaba na tayo ay mga katiwala ng lahat ng meron po tayo. Ngayon, kasama ng atin pong buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, sino po sa inyo ang gustong patuloy na mas lalong makilala si Jesus sa kanya pong buhay? Mga minamahal kong mga kapatid, mangyayari ang mga bagay na ito kung atin pong laging hinihingi ang tawag ng banal na Espiritu sa atin pong mga puso. Bago po ako magtapos. Mga minamahal kong mga kapatid, tulad ni Zacchaeus, dahilan sa kagustuhan, kagalakan, niyang makita't makilala sa Jesus, siya ay gumawa ng paraan upang makita at makilala niya sa kanya pong buhay. Dagdag pa dito, tayo ay mapalad din. Bakit po? Kasi po, noong mga panahon nila, ay harapan nilang nakikita si Kristo. Ngayon, mapalad din tayo dahil meron tayong Biblia na atin pong gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Bakit hindi po natin gawing Facebook o paste this book and read every day yung Bibliyang ito na meron po tayo na ibinigay po ng ating pong Panginoong Jesus. Para makilala natin si Kristo sa ating buhay, hingin natin ang banal na Espiritu na siyang tutulong para ating maunawaan ang lahat ng tungkol sa Kanya. Ang sabi po dito, for us as a modern Zacchaeus, God has also provided a tree. That tree is found on Calvary that we can find and experience our own personal salvation through Jesus Christ. Mayroon po akong kukunin na isa pong material na ito po'y nagpapatunay sa pamamagitan ito, ginamit ng Diyos para tayo po ay maligtas. Kukunin ko lang po saglit. Yan. So, nakita niyo po ba? Ito po ay isang kahoy, no? Na minsan pa'y, oo, totoo, hindi nagsasalita, pero mayroong ano, benepisyo at kahalagahan sa atin pong kaligtasan. Tayo'y tumingin doon sa cross ng Kalbaryo. Ano yung ginamit ng Panginoon para siya ay mahimlay? Makita natin na si Jesus Christ ay bukal sa puso niya na tayo iligtas sa pamamagitan ng kahoy na ito. Nakabuo sila ng isang cross at dahil sa cross na ito, namatay si Jesus Christ dahilan sa atin pong mga kasalanan. Mga minamahal kong mga kapatid, natanggap ni Zacchaeo ang kaligtasan mula sa loob ng kanya pong tahanan sa pamamagitan po ng atin pong Panginoong Jesus dahilan sa puno ng sikamoro, no? Doon niya isinurrender ang lahat para lang makita o ma-realize niya sa kanyang sarili na kailangan niya si Kristo upang mabago ang kanya pong buhay. Hayaan po natin ang Diyos ay gumawa at magbago ng ating pong buhay. Talikuran ang mga kasalanan at ano, sumunod, lumakad, papunta kay Jesus. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, nawa ang mensaheng ito ay tanggapin sa atin pong mga puso, ikintal sa atin pong mga isipan na sa pamamagitan ni Kristo, nakaranas tayo ng kaligtasan. Uli, magandang araw po sa ating lahat. God bless po. Palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan.
kita ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababati ang daan tungo sa langit. Di mo makakanta ng kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay buong tanyag ka, maging bata at matanday, kilala ka. Ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukha. Lahat ng iya'y bawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamta ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababati ang daan tungo sa langit, di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Sa'yo man ang lakas at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo. Kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa rin halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamta ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababati ang daan tungo sa langit, di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Mga minamahal kong mga kapatid, sa mga oras na ito, ang mensahe po ng kanta ay sobrang napakaganda. Bagaman tayo po ay mayaman o nasa atin ang kayamanan ng mundong ito, kilala man tayo ng maraming mga tao, tayo man ay matalino sa lahat ng mga nilalang, kung tayo po ay kulang sa pananampalataya at kulang tayo sa kaalaman tungkol kay Jesus, mga minamahal kong mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na iyan ay walang kabuluhan. Tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon kay Zacchaeo. No? Nakita niya at na-realize niya nang makilala niya si Kristo na bago ang buhay niya at dumaan at natanggap ng kanyang tahanan ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat sa mensahe ng kanta at salamat sa mensahe o pabalita na inyo pong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng katauhan ni Zacchaeo, na naroon ang inyo pong pag-ibig, na naroon ang inyo pong pagbabago sa kanya, na ipinakita ninyo sa kanya na mayroong Diyos na kailangan niya sa kanya pong buhay. Ganun din po sa amin. Kayo po ay patuloy po naming gustong makilala sa aming pong buhay. Na makilala namin ang aming mga sarili na kami makasalanan. At patuloy kaming lalapit sa inyo, kayo po ay patuloy naming
kikilalanin sa pamamagitan Panginoon ng Biblia at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, aming mauunawaan na ang Bible na ito ay ito po yung buhay ninyo, pagkamatay at inyo pong muling pagkabuhay para sa inyo pong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.